Good evening guys, ayan, may Christmas light sa likod natin kasi 9 days na lang Christmas na. Pero hindi about yan yung topic natin. So about to kay X Recorder. Paano nga ba gamitin si X Recorder sa mobile nang lumalabas yung face natin or nang with face cam like this one? So katulad nito, mobile lang po yung gamit ko. So punta tayo kay X Recorder. Ano ba yung mga features muna ni X Recorder before tayo pumunta dun sa ano nga bang settings yun? At pwede pala na may face cam sa cellphone lang habang nag-i-screen recording. So, ang laman ng X Recorder natin, of course, lagi itong may mga ads kasi nga free lang to, free. So, nagagamit natin to ng free. So, sa videos, of course, nandito sa videos yung mga video na screen capture nyo. So, sa camera, kung meron kayong na-capture din or na-record through this. And ang isa sa use ni screen recording sa akin, nakakapag-adjust ako dito ng mga ratio ng mga content na nagawa kong video sa ibang pang-content, pang-create ng content. Like filmmaker. Ayan. Si filmmaker kasi minsan kapag may mga create ako na tawag nito na content, kapag trinay ko siyang i-upload sa YouTube, yung video, di ba kapag nasa YouTube tayo, yung video, nagpe-play ka agad yan. Or makikita ka agad natin yung play button bago pa lang natin i-upload. So, kung lagi kang nag-upload ng content, siguradong nakikita mo to. Kapag may mga... kapag may mga content kang ginawa, katulad nito, makikita mo rito na wala yung play button dito sa gilid. So, anong ginagawa ko pag ganyan? Anong solution ko? Babalik lang ako kay X Recorder. Hahanapin ko siya rito. And then, sige na nga, ipapakita ko muna sa inyo kasi naghahang yung camera. So, ito yun. Paano ba nakikita? Ayan. Dito na tayo. Unahin na natin yung settings, guys. Dahil si settings ay nagpapapansin yung camera. So, before natin balikan yung video na yun kanina, so dito muna tayo. So, yun nga. Teka, balikan natin yan. So, dahil yung video na yun, hindi siya, alam ko na kaagad, hindi ko na tinutuloy na i-upload kapag ganun sa YouTube. So, alam ko na kaagad na hindi siya magpe-play kahit na ma-successfully upload ko siya kay YouTube. So, anong gagawin ko? Punta lang ako dito sa edit. Edit video. Ito yun eh. And then, isa-select ko siya, then pipiliin natin tong arrow na to para mapunta tayo dun. So, anong gagawin ko? Sa loob kasi nito, kapag mag-e-edit ka ng video, pwede ka mag-trim, pwede mong pabilisin, babagalin, pwede mong i-copy, pwede ka mag-add ng music, ng text, music, text, at para mag-play yung video na ginawa ko sa YouTube, itong ratio. So, ito yung mga ratio na ito pwede natin gamitin. So, ako ganamit ko to kanina. Pwede rin to. Ito yung the usual na pang size natin na ginagamit sa YouTube. Itong 16 by 9 na to. Wala lang. Nakakutan lang ako dito kasi kung makikita nyo may design siya sa taas at baba. Parang may instant design. So, i-back na natin. So, ayun. Kapag sinave natin siya, sigurado 100%. Yung video natin sa YouTube gagana na. So, ito na yung magiging itsura niya. Kung itatry ko siyang i-upload sa YouTube, kung makikita nyo, ayan. Ayan na yung play button. Diba? So, sigurado ka na 100%. Magpi-play yan kapag in-upload mo sa YouTube. So, balik ulit tayo ito sa settings since naglolo ko yung camera natin. So, ayan. So, camera. So, edit. Pwede rin tayo mag-edit dito ng photos natin. Pwede nating i-merge ang video tsaka ang photo. Para sa naka X Recorder Pro, pwede mag-compress ng video dito. At ito pa yung mga iba niyang features. Of course, marami itong ad kasi free lang po natin itong nagagamit. So, ayan. Dahil nagpapapasin itong si face. So,
ito yung X recorder. So, dito, pwede tayo guys sa resolution na gawin natin content. So, ayan, may quality, may FPS, orientation, ayan, may mga settings tayo na madali lang naman kalkalin dito. Ayan, recording mode, normal mode. Ako ngayon, naka-countdown before start ako. So, before mag-start yung, tawag na ito, yung video ko, ay yung screen recording, magka-count siya sa screen ng 3, 2, 1, 0, ayan. Doon pa lang siya magka-count. Eto, pwede ka rin, pwede mo i-select to pop-up window after taking screenshot. Pwede mo ring i-hide yung record window mo during recording. At ako, nakaselect din sa akin to. Isishake ko lang yung phone ko mag-i-isa pagre-record. Excuse me. Eto, pwede rin keep recording when screen is off. Ito yung pinakamahalaga, nagahang siya. Nandito lang po sa settings, napakadali. Para po magkaroon ng facecam sa mobile natin habang nag-i-screen recording tayo. Check lang po natin tong camera. Ano ba tong brush? Ayan. Ayan po, may brush. May shortcut din po ng screenshot dito. If like nyo. Ako, hindi ko na po kailangan yan. Ayan. Ayan. Diba po? Ganyan po ang silbi ni screen recording. Sorry, ni X recorder. Habang nag-i-screen recording na with facecam. So, napakadali lang guys. Pwede na kayong mag-mobile tutorial sa mga subscribers nyo. So, sana nakatulong kahit konti itong na-discover natin na to. Pero malamang sa mga nagba-vlog dyan, alam na nila to. Ako kasi lately ko lang siya na-discover and gusto ko rin naman siyang i-share sa mga hindi pa po nakakaalam. Kasi ako hindi ko rin po siya alam dati. So, yun lang guys. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Magandang gabi ulit sa inyong lahat. And advance Merry Christmas. Habi ng Christmas lights namin sa likod. Bye!